Mungu ya sama untuk face mask. Mungu ya bisa. Masih nanti gak pakai dulu. Dia mau pakai kita, kalau belum pakai dari rumah gitu. Di bawah. Oh. Masuk dah angkanya sini kamar Taika. Okay, dapat lagi na pada diri maayos at malinis at ang anumang bahagi ng planta. Ano po yun? So, dear security, nag-i-open kayo, nakita nyo, makalap, maraming basunan, nakakalap, may mga nilalakaw. Ay, ito po, yan. Tama? Bawal yun. Kasi kailangan malinis eh. Hindi, dapat maraming lakaw. Sa lorong production o sa lorong planta, tama? May nakita kayo mga lugar na maraming ipis. O, hindi pwede yun. Diba? Okay? Nireport natin yan. Ako nga, hindi mo nanggap nun eh. Nireport ko eh. Hanggang sa may papuntang production area, nireport nyo yun. Bakit? Saan pupunta yun? Susunod nun. Marami na sila. Tropa-tropa na yan ang mga lugar mo. Susundan yun. O. Meron pa sila team leader. Ha? Papunta na ng production area yun. O, saan pupunta susunod yun? Doon sa mga pwede nilang kainin. Makikita mo na lang yung mga butas, di ba? So, na-report yun. Kasi meron tayong pamatay doon sa mga langga. As kina sa increase. Okay? At meron tayong tinatawag na sorting ng basura. Nakaiwalay yung nabubulok sa hindi nabubulok. Then, ilagay sa tamang lalagyan ang lahat ng mga cleaning materials. Mag-log in, mag-log out, attendance sheet, bago pumasok, bentan, bago lumabas. Tama? Huwag niyong iwan ang pwesto kung ikaw ay walang kapalitan. Geo number 5. Nakakala nyo sa security na yun. Kahit sa loob ng production na ina, implemented yun. Di ba? Hanggat pala yung kapalitan mo, ikaw mo nang lumabas. Kasi maaaring may mangyayari doon sa makina na hawak mo. O. Oh. Ano yan? Sir, may mabibita. Okay. Then, kapag hindi nakatoka o hindi naka-assign ang isang worker na mag-operate ng makina, hindi dapat. Ha? Yun ang nagiging cause ng accident. Minsan, uutusan ng operator, yung third party, sige, operate mo yan, kaya mo yan. Alis siya muna. O yun. Ano nangyayari? Nagpuputulan ng daliri, di ba? O, meron na ba nangyayari dito ng gano'n? Meron na, no? Putulan ng daliri. Naipit. Hindi siya motivated sa ganung trabaho eh. Ha? Hindi siya trained sa ganung trabaho. Okay? So hindi dapat siya umawak na makina. Ang third party, meron silang kanya-kanya trabaho, di ba? Tama? Mostly, mga third party, nasa packaging yan, tapos, pero hindi sila nag-operate ng makina. Correct? Then, gumamit ng footpath bago pumasok sa loob ng production area. Sa gawa ang cleaning at sanitizing ng kamay. Ha? Bago pumasok. Then, tamang paghuhugas, paglilinis ng kamay. Ha? Gamit ang malinis sa tubig at sabon upang matanggal ang dumi na nakapapag ito. Paghugas ba ng kamay? Ganon lang? Hindi. Ginaganon niya, di ba? Yung mga singit-singit, di ba? At saka ang tamang yung tagal ng panghuhugas ng kamay, dapat matapos nyo yung bayang mag-iliw. Bayang mag-iliw, pero kasi naman ang tapos. Ang mamatay na dahil sa'yo. Patay na yung mga mabit. Kasi panghuhugas mo. Patay na yung mga bayos. Okay?
Okay? Then, wastong paggamit ng alcohol o sanitizer sa kamay upang matanggal ang mga mikrobyo na kakapag dito. Gumamit ng air shower bago pumasok sa loob ng production area. No? Nagdala sila ng air shower. Malala, ang hindi pagsunod sa panuntunan ito ay maaaring maging dahilan ng pagkatanggal sa trabaho. So, violators of GMP pwede matanggal sa trabaho. Simple. Ha? Okay? Kasama sa nire-report ito, GMP. Ayun, may mga naglalaro dyan, sakay ng paleta. Nasa paleta, tapos nilay na ng ano, solid block. O, yun siya inihila, yun siya nakasakay. Parang siya ng mga bata, naglalaro. Ano? O, nangyayari yun. Diba? Pero, meron na kami, marami na kami na-receive na report sa kanya. Yung solid block, diba? Pallet lock. May angkas siya. Isang worker nakasakay, siya tagahina. Ito mo mga kalokohan. Nabawal yun. Okay? So ano ang pahalagaan ng GMP? Bakit pahalaga ang GMP? Ha? Pahalaga ang GMP lalo na sa kumpanyang magawa ng pagkain. Dahil masisimula nito ang paggawa ng produkto, may kalidad at ligtas kainin. Makakaiwas din ang produksyon sa anumang kontaminasyon sa pagkain ginagawa. Dahil din dito, may iwasan o mababawasan ang reklamo ng consumer o mamimili ukol sa mababang kalidad ng produkto. Makakaiwas din ang paggagawa sa anumang aksidente sa loob ng paggawa. Naniniwala kayo? Kapag pinatapad ang GMP, naniniwala kayo na malaki ang itutulong ng good manufacturing practices? Yes, sir. Ano wala ko sa pa? Yes, sir. Naniniwala kayo? Yes, sir. So, dapat ba tayo sumunod sa good manufacturing practices? Yes, yes sir! Okay, very good. Napa? Okay. After GMP, kalakip ng GMP yung tinatawag natin na HACCP. Ano yung HACCP? Hazard Analysis Critical Control Point. Take note. HACCP, H-A-C-C-P, H stands for hazard, A stands for analysis, the first C stands for critical, second C stands for control, then P stands for point. Point. Hazard Analysis Critical Control Point. Okay? Take note ha, baka may tanong kayo dyan sa baba. O ano yung pagkalala nyo? GMP, ano yung GMP? Good manufacturing practices. Wallace, sa inyo ng feedback ang mga HR. Baka hindi na kayo tanongin. Ano yung HACCP? Hazard Analysis Critical Control Point. Para saan ba itong HACCP? Nanginis kayo. Para saan ba itong HACCP? Ito ay para sa food safety. Okay? Bakit food safety? Dahil ang food safety ay pagpapagibay na ang pagkain ay hindi makakasama. Ha? Hindi makakasama sa mga pamilya.